Create lang natin yan. Create. Ayan, din yes. Ayan. So, mag-a-appear pa isang windows dito at yun ang ito. Yan ang ihintayin natin ng more or less an hour. So, eto na. Yung USB natin kanina na sinalpak natin sa PC, no? May laman siya, no? Multi-boot. Ang pangalan ng USB ko kasi dati na yan. So, ipo-format lang natin. Format lang natin. Okay. Dapat kasi yan, walang laman. At saka gagamit kayo, dapat more or less sa para sure, dapat lagpas or 5GB, 4GB, mga ganun. Kasi 3 point something ang ano, yan, tapos na. 3 point something ang isang OS, no? More or less 4GB. So, dapat lagpas man laman ng 4GB yung ating USB or kahit 4GB, okay na yan. Ano? So, in this case, ang gagamitin ko is 7.42, 8GB yung memory na yan. Alam niyo naman, pag sinabing 8GB, kulang pa rin talaga. Laging ganyan, no? So, dito, no? Gagamitin natin siya na, gaya nga ng, sabi ko, gawa tayo ng USB bootable Windows 7, ano? So, gagamitin natin ang tools na Yumi. Ayan, dadownloadin nyo itong Yumi at syempre ang Windows 7 ISO, no? Ililink ko na lang dyan sa description kung saan nyo madadownload dyan. So, download kayo sa Google. Yan, search nyo dyan. Pero I recommend this one. Ayan, itong downloadin nyo, depende sa gusto nyo, no? 32-bit tong 86 DVD ISO, ano? Eto kayo. Dito kayo, ha? Download nyo lang yan, click nyo lang yan. At magdadownload po yan, baba dito. And also with the Yumi. Oh, diba? Sa Yumi, eto dadownloadin ninyo. And downloadin nyo siya dito. Eto pong ayan. So, bumaba na yun siya dyan. Post ko lang, no? Cancel ko lang. Like for example, ito, da-download din yan. Yan, da-download siya. Ito po, yung magiging style niya kung yung OS na ma-da-download nyo. Depende yan sa OS na ma-da-download nyo. Okay? But in my case, iba kasi. Ano? Yan, so basta ito yung ano. Ito yung mga kinakailangan natin. Isang operating system. Na dito nga, ma-da-download natin dito. Operating system. Windows 7 na naka-ISO file. No? But if you have a Windows 7 na na-download nyo na po at ginagamit nyo na dati, yung mga galing sa CDs at DVDs, i-extract nyo na lang yun at i-convert nyo sa ISO file. Maraming converter dyan like ImageBurn. I recommend ImageBurn. Okay? Download ImageBurn. Ito. Punta kayo dito. Ililink ko na lang dito yung ImageBurn sa video. Sa vlog natin, you know? Yan ang converter natin. Like for example, like sa akin kasi, in my case kasi, hindi na ako magda-download ng OS kasi dito, mayroon akong galing sa DVD na Windows 7. In-extract ko na lang siya. At eto nga yun. Tapos ipinaste ko dito sa ito. Papakita ko na nga rin sa inyo. Ayan. So, pipiliin nyo create image file. Ayan. Tapos, ito. Pipiliin nyo. I-click nyo lang yan. Natin to build kasi hindi pa natin na-browse. So, ba-browse lang natin. Like for example, itong Windows 7 natin. Yan. Windows 7 select folder ko yan. And then, gagawin ko, kiklik ko lang yan. And then, pipili lang ako ng location. Sasabihin niya naman kung paano pipili lang ako ng location. And then, papasok na yan dyan. At eto nga, pipiliin ko desktop. At yan, naging siya na yan. Hindi ko na ulitin para hindi niya overwrite yan. Para mas mabilis, ano? Anyway, eto na. So, ang gagawin natin is ito, yung Yumi, no? Gawa tayo ng bootable Windows 7. Ayan, so since kinakailangan ng USB, ayan, yung pangalan natin USB is nasa F, multi-boot. Ayan, tapos dito, i-click nyo lang, tapos hanapin nyo sa baba yung ito, single Windows. Ayan, 7, 8, and 10. So, Windows 7, gamin natin. Tapos i-browse natin. Yung Windows 7, yun ang ipa-flash niya, no? So, i-browse natin ngayon yung ISO, which is this one. ISO po yan, no? ISO file yan. Papakita ko sa inyo. ISO. Power ISO. ISO. Yan, ha? ISO. This is ISO file. No? So, hanapin natin siya. Nasa desktop siya. Ayan, desktop. Ha? Desktop. Windows 7. 3.73C. Malaki. Na dapat 4GB man lamang yung inyong USB. Okay, so, i-create lang natin yan. Create. Ayan, din yes.
Yan. So, mag-a-appear pa isang windows dito at yun ang ito. Ito. Yan ang hihintayin natin ng more or less an hour. Ano? Pagka okay na yan, magaganyan na yan si Jan. And then, we can wait for that until it burns. No? Until it burns and then we can use it to boot our new operating system dun sa ating ginagawang laptop. No? So, I'll be showing you, of course, again, kung paano in the next vlog natin gagamitin ito sa ating laptop or any PC, no? Siguro sa laptop na muna natin gagamitin doon sa laptop kong sira, no? So, yan lang muna guys. Hope this tutorial found to be very helpful for you guys who do not know, who do not have idea on USB bootable device, no? I really suggest then na dapat 3.0 pataas or 4.0 na USB ang gamitin natin. Yung blue ang 3.0 at may 4.0 na rin ata, no? The faster the better. The blue is the great one, no? 3.0 yon, mas mabilis siya mag-flash, no? I recommend, no? So ito na yung itsura niyo, pre, no? Pagka tatapos niyo mag-render, ito na yan siya. May mawawala na yung isang naglo-loading dito, no? Disregard nyo lang ito, in-open ko lang yung task manager para makita ko kung gaano siya kalakas kumain ng memory, na baba ko lang yan. So ito na siya, yung next lang natin. And then, would you like to add more ISOs? Distort now on F? Siyempre hindi na, kasi ma-overwrite na rin, matatigdigan na yan. So no, no na natin, and then finish. Yeah, so that's all guys, and hope this tutorial found to be very helpful. In the next video, gagamitin naman natin siya, ano? So eto na siya, eto na siya. So 3.69GB yung kabuuan, no? In the next video, gagamitin naman natin siya sa ating laptop. I-testing natin kung mag-work ba itong ating ginawang bootable or bootable USB, no? Until next video, my name is Duma.